Kamusta kayo lahat? Ako nga pala si Jessica Tang sa mga bago lang sa channel ko. At kung matagal na naman kayong nanonood ng channel ko, welcome back sa inyo. Ang video ko ngayon ay tungkol sa mistakes parents make about screen time o yung mga anak natin na nahihilig sa cellphone, yan sa iPad, sa panonood ng TV, yan. At kung halimbawa interesado kayo sa topic na to, yan, samahan niyo ako. Isa ka ba sa mga namomroblema sa mga sa paggamit ng anak natin, kung paano natin babawasan ng pagpanonood niya ng sa cellphone, sa iPad o kaya sa TV, yan, especially sa mga yung may talagang bata pa, yung mga 1 to 2 years old pa lang, kasi syempre lalo na sa atin sa Pilipinas hindi pwedeng mag-aral ngayon sa school, kaya yun, syempre pag yung medyo mga baby pa lang, minsan naiisip natin na parang pwede nating gawing libangan nila, yung ganon. At sa video na to ngayon ay ipapaliwanag ko yung mga pagkakamali natin bilang isang magulang kung bakit nagiging addict sila sa paggamit ng cellphone o sa screen time na sinasabi nila. At kung interesado kayo ay samahan niyo ako at simulan na natin. Meron akong limang bagay na inihanda na kung ano yung pagkakamaling nagagawa natin bilang isang magulang, kung bakit sila nagkakaganyan, kung bakit nagiging ganyan yung mga anak natin at nagiging adik sila. Unang-una na doon, yung number one, syempre, nasanay na sila. Nasanay sila, sinanay natin sila, aminin natin sa sarili natin na syempre, bilang isang magulang, mahal natin sila, gusto natin yung parang, masaya sila pag nanonood sila ng cellphone o yung mga cartoons, yung mga ganon. Number two, syempre yon. Hindi natin sila binigyan ng limitasyon. Kasi syempre kahit sa anong bagay, kung hindi natin bibigyan ng limitasyon, talagang magiging addict tayo kahit na tayo mismo mga magulang, di ba? At syempre dapat bilang isang magulang talaga, dapat bigyan natin sila ng limitasyon kung halimbawa ilang oras lang silang pwedeng gumamit, pinakamatagal na syempre isang oras, syempre para hindi naman masyadong para hindi masyadong mapagod yung mata nila, syempre pwede halimbawa 15 minutes, mga ganon, tapos pahinga konti, maya-maya na lang ulit, yung ganon. Hindi yung talagang babad na sila, kasi syempre ngayon talagang hindi na tayo, lalo na sa Pilipinas, hindi tayo masyadong lumalabas, hindi na tayo pwedeng makalabas, yun, kaya nasa loob na lang ng bahay, nagsiselfone na lang, yun. Pangatlo, sa opinion ko, yun, syempre, natatakot tayo na umiyak sila, natatakot tayo na sumama yung loob nila, yung mga ganon. Syempre, pag baby pa lang, ang gagawin yan, iiyak yan. Pag yung medyo malaki na naman, yan, siya sama yung loob niya sa'yo, yung iba nga nagagalit pa, diba? Yan, aminin natin yan, kasi meron talaga mga ganyan. Syempre, tayo ang dapat na mag-control, kasi, halimbawa, syempre, yung gamit niyang cellphone, hindi naman sa kanya yon, syempre, di ba, sa atin yon. Kaya kailangan talaga tayo yung mag-control sa kanila. Pang number four naman, syempre, minsan, tayo mismo, sarili natin, aminin natin na tayo mismo, cellphone tayo ng cellphone, di ba? Syempre, sa panahon ngayon, yun nga yung sinabi ko, may puro technology na yan. Syempre, cellphone na tayo ng cellphone, sa bahay lang, Facebook ng Facebook, titingnan yung mga titingnan yung status ng mga friends, o kaya yung, syempre, doon tayo nakikibalitan ng mga kung anong nangyayari sa mga kamag-anak natin, yung mga ganon. Pero syempre, minsan, napapasama rin yung nakagawian natin na ganun, kasi minsan sobra na, kumbaga nakababad na talaga tayo doon at nakikita ng anak natin na ganun tayo, syempre gagayahin nila tayo kasi ganun naman yung mga bata, di ba? Kung ano yung nakikita nila, ginagaya nila yun. Panglima naman at pinakahuli na opinion ko, yung pagkakamali na nagagawa natin bilang isang magulang, yun, ginagawa na nating kapalit yung halimbawa ang panonood nila ng cellphone sa mga bagay na halimbawa pwede naman na mag-bonding kayong dalawa, yung samahan mo siyang maglaro, yung mga ganun. Pero syempre, hindi ko naman nilalahat dahil iba-iba naman tayo. Meron sa atin ng mga busy, meron sa bahay, may mga nagpa-part-time, o may mga ginagawa sa bahay, yung mga ganun. At, syempre, hindi naman masama yung saglit, halimbawa
Halimbawa, iihi ka lang o may gagawin ka sandali, yung ganun. Kung halimbawa, wala kayong kasama sa bahay, yun, syempre iba naman yun. At depende sa sitwasyon, di ba? Yun. Ang sinasabi ko dito ay yung syempre iba kasi yung minsan kasi yung parang ginagawa na nating halimbawa meron akong mga ganyan nakikita, halimbawa pag lumalabas kami lalo na dito sa Taiwan kasi syempre meron dito mga parang elementary pa lang mga nagse-cellphone na sila, di ba? At halimbawa kakain yon yung mga halimbawa parang 2 to 3 years old pa lang siya, kakain kaharap niya yung cellphone, nanonood siya ng cartoons, yung ganun, yung parang hindi na niya nai-enjoy yung kinakain niya kasi nanonood na lang siya ng cartoons o kung ano man yung pinapanood niya, yung ganun. Ang final thoughts ko dito para sa inyo, yan, syempre tayo, ako, bilang isang magulang, syempre, iba rin yung yung kasama natin, yung anak natin, nag-i-enjoy sa mga ginagawa natin, yan, halimbawa kung dadalhin natin sila sa labas, maglalakad-lakad, yun, iba yung wag natin silang masyadong sanayin sa mga, yung, kasi sa pauso na, uso talaga yan, cellphone sa panahon ngayon, yun, at, minsan, hindi na nila nai-enjoy kung ano yung nasa paligid nila kasi nakatutok na lang sila sa cellphone. Kahit minsan, aminin natin sa sarili natin na kahit tayo, minsan ganun din, di ba? At syempre, sa mga meron halimbawa, especially dito sa Taiwan, meron dito na mama at papa, lahat ng tatrabaho sila, kumbaga, wala na silang time samahan yung anak nila, syempre minsan pag rest day na lang natin sila nasasamahan, yung mga ganon, at sana syempre bigyan na natin sila ng oras kasi iba yung binibigyan natin ng oras yung mga anak natin, kasi syempre minsan lang naman maging bata, kumbaga hindi naman tayo pabata ng pabata, kasi syempre pag bata syempre hanggang sa lalaki na yan at hindi na yan masyadong makikipaglaro sa'yo. Siyempre, pag yung mga sinasabi natin teenager, siyempre sa labas na yan, mas gusto na yan kasama yung mga kaibigan niya, yung mga ganon. At yun lang yung gusto kong i-share sa inya. At kung nagustuhan niya yung video ko ngayon, ay sana bigyan niyo ng like. At sa mga hindi pa nagsusubscribe sa channel ko at sa mga bago lang, ngayon nyo lang natagpuan yung channel ko, ngayon nyo lang napanood yung video ko, yan. Sana mag-subscribe na kayo sa channel ko at nagpapasalamat ako sa inyo. At gusto ko rin gawin yung opportunity na to na magpasalamat sa palagi sumusuporta at nanonood sa channel ko. Yan, sa mga kasis ko dito sa Taiwan, sa mga kamag-anak ko sa Pilipinas, yan, at sa palaging sumusuporta sa akin, sa inyong lahat. Buong puso ako nagpapasalamat sa inyo at hindi man ako ngayon palagi makapag-upload ng napakaraming video, yan, pero gagawin ko ang lahat para kahit isang linggo makapag-upload ako ng isang video. Yan, at kung meron kayong video suggestion, yan, comment lang kayo sa baba ng video ko. Yan, at nagpapasalamat ako kung halimbawa na-enjoy nyo yung topic na to, tong video na to. Yan, sana bigyan nyo ng like at mag-comment din kayo sa baba ng video ko. Yan, at maraming salamat sa inyo at kita-kita sa susunod.